Alamin natin ang update sa bagyong Egay mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa ng bagyo? Kailan pa ito makakaapekto sa ating bansa? At gusto ko malaman, paano mo ito maikukumpara sa mga nakaraang bagyo? Yes, Karen, may kumpara ang Super Typhoon Egay sa nagdaang bagyo last year, yung Super Typhoon Carding. Pareho silang umabot sa Super Typhoon category. Ang pagkakaiba ay mas naging maulan itong bagyong Egay. Kita naman natin itong makapal na kaulapan sa Northern Luzon. Ang kaibahan rin ay nanatili itong bagyong Egay sa karagatan kay dumaan sa ilang isla. At itong bagyong Carding naman noong isang taon ay dumaan sa may Central Luzon, kaya mabilis ang naging paghina nito. Sa ngayon ay kumikilos na palayo sa Luzon ang bagyong Egay at huli po itong namataan 70 kilometers west-northwest ng Kalayan, Cagayan na sa may gitna na po yan ng Luzon Strait. Napanatili nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot sa 240 kilometers per hour. Kagabi po, humina ang bagyo bago tumawid ng Babuyan Islands, kaya din downgrade mula Super Typhoon. Nakadalawang landfall ang bagyo. Una po sa may Fuga Island na sakop ng Apari, Cagayan, lagpas alas 3 kaninang madaling araw, at pangalawa naman sa Dalupiri Island sa bayan ng Kalayan alas 9:30 kaninang umaga. Magtutuloy-tuloy ang pagkilos ng bagyo pahilagang kanluran at makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas, Huwebes ng umaga. Ang susunod itong landfall ay dyan sa may southeastern China sa araw ng Biyernes. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dyan sa northwestern Cagayan kasama ang Babuyan Islands maging sa northern Ilocos Norte. Signal number 3 sa Batanes, Apayao, Northern at Central Cagayan, ibang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Abra at Ilocos Sur. Mapaminsalang hangin pa rin po ang mararanasan sa mga lugar na nasa signals number 3 and 4. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Abra at Ilocos Sur, maging sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern and Central parts ng Benguet at ng La Union. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng La Union at Benguet, maging sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, dito po sa Metro Manila, maging sa may Tarlac, Zambales, Bataan, Rizal, Laguna, Cavite at hilagang bahagi ng Quezon kasama na ang Pulilio Islands. Meron pa rin po mga pagbugso ng hanging iiral sa mga lugar na ito. Ibinaba naman na ang ilang signals habang kumikilos pa ang bagyo palayo, o ibababa po ang signals sa ilang lugar dito kapag lumayo pa ang bagyo. Samantala, bawal pa rin po maglayag ang lahat ng sasakyang pandagat sa mga lugar kung saan may wind signal, at bawal na rin maglayag ang maliliit na bangka sa mga dagat na sakop ng Mimaropa at Visayas. At makikita natin sa ating mapa, dito po sa kanlurang bahagi ng bansa, mas tataas na ang mga alon sa paglayo ng bagyo dahil yan sa hihilahing habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, may malalakas pang ulan sa Ilocos Region at Cordillera hanggang tanghali, maging sa ilang bahagi po ng Central Luzon, at maulan pa hanggang gabi sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, maging sa may Mindoro at sa Romblon. Sa Palawan, bandang hapon po magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong probinsya na mas lalakas pa pagsapit ng gabi. Mananatili po ang mataas na banta ng mga pagbaha at landslides sa Luzon at maging dito sa Palawan. Sa Visayas, buong araw may aasahang di kalakas ang mga pag-ulan sa Panay at sa Negros, at meron din mga kalat-kalat na ulan sa ibang bahagi pa ng kapuluan, lalo pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, maaraw sa umaga pero uulan na rin po sa malaking bahagi bago magtanghali at magtutuloy-tuloy ito hanggang hapon. Sa gabi, mapabawasan ang mga pag-ulan pero may mga aasahan pang kalat-kalat na ulan sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Dito po sa Metro Manila, sa umaga pinakamalakas ang posibleng mga pag-ulan lalo po sa hilagang bahagi, at sa tanghali hanggang gabi may aasahan pong makulimlim na kalangitan at mga kalat-kalat pang mga pag-ulan sa halos buong Metro Manila. Samantala, isang bagong low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong mahigit 1,600 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Posible itong maging bagyo sa Huwebes, papasok po ng PAR sa Sabado at tatawaging bagyong Falcon. Pero sa ngayon, hindi po nakikitang lalapit ito o tatama sa ating bansa, pero manatili pa nakaantabay sa updates ukol po sa panibagong potensyal na bagyong ito. Yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.